Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 13 ng Hunyo at ipinagdiriwang ng inang simbahan ang paggunita kay San Antonio di Padua, pari at pantas ng simbahan. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at kay San Antonio di Padua para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao, lalo tigit ang kaluluwa ni Leonora at ni Valentina. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Hesukristo, na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo, ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi.
siya'y mananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng Amen. Sa ikalawalhati ng Diyos, ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Tinatatakan niya kami at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu bilang katunayan, tutuparin niya ang Kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iyay aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamoy ang aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay linungin, at sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaan, mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanatili o mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapo na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming
at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Gaano kaliwanag ang iyong ilaw? Sabi po ng mabuting balita ngayon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. At sa huling bahagi ng mabuting balita, may paalaala. Dapat kayong magningning sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa nang sa gayoy luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Doon pa lamang kumpleto na ang gustong iparating sa atin ang mabuting balita sa araw na ito. Tayo ay magiging ilaw ng sanlibutan sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Ay, Father, paano ho yung masasamang gawa ay di nakakapagpalabo yun ng ilaw? Kaya ang tanong sa atin, gaano kaliwanag ang iyong ilaw? Ay di kung gaano karaming mabubuting gawa ang iyong ginagawa. Yon. Doon magkakatalo ang ilaw na ito. Kapag ka kayo ay nasa gitna ng dilim, magka brown out, walang-walang ilaw, kapag ka nagsindi kayo ng isang kandila kahit maliit, nagbibigay itong liwanag. Ganun ang sinasabi ni Jesus. Sa gitna ng napakadilim, nakadilimang kung saan naroon tayo, manindigan kang magningning bilang ilaw. Hindi iyong lahat ay kadiliman, makikisama ka sa dilim. Kumbaga ay, sa isang grupo, o halimbawa kayo ay nagchichismisan, ay huwag kang makichismis. At least may isang nagbibigay liwanag. Kung lahat ay madadamot, maging mapagbigay ka. Kung lahat ay laging galit, ikaw ay maging mapagmahal. Ganoon ang pagiging ilaw. At huwag mong iisipin na dahil yun ang ginagawa ng marami, yun ang tama. Ay, Father, lahat ho sa aming lugar, ay lahat ho kami chismosa. O, sa palagay mo'y tama iyon? Kung ikay makikisama sa kadilimang taglay ng ibang nawala ng liwanag, ay di magiging napakadilim ng mundong ito? Pero kung paninindigan mo anuman ang mangyari na ikay nasa panig ng tama't katotohanan, mananatili kang nagniningning ang ilaw. Ganoon si Jesus. Sa kabila ng napakaraming pag-uusig na natiling nanindigan sa pagmamahal, siya'y nanatiling ilaw hanggang katapusan. At sabi ng mabuting balita, sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa, pero may paalaala, ang luluwalhatiin sa iyong mabuting gawa, ang Diyos, hindi ikaw. Sapagkat kung ikay gumagawa ng mabuti, para ikaw ay purihin ng ibang tao, hindi rin liwanag ang taglay mo. Lalong mas madilim iyon. Kung ikay gumagawa, nagbibigay ka para ikay bigyan din, mali. Kung ikay sumisimba at nagdadasal para makilala ka ng ibang tao, mali. Sa mabubuting gawa natin, sa lahat ng ating kabaitan, sa lahat ng ating pagiging mapagmahal, sa ating pagpapatawad, sa ating pagbibigay ng tulong, dapat Diyos ang napapasalamatan. Dahil kung tayo ang napapasalamatan sa ating mabubuting gawa, dadating ang panahon, masisilaw ka ng iyo mismong liwanag. At kapag nasilaw ka ng iyong liwanag, wala ka nang makikitang iba, kundi ang iyong sarili. Yun ang panganib kapag ka hindi maliwanag kung para saan ang ibinibigay mong ilaw. Kaya kayo bilang mga magulang, di ka sabi ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Minsan ang ilaw na yan pundido. Pagka kayo pagod na, kayo walang nagpapasalamat sa inyo sa bahay,
pagod na pagod kayo ng pagtatrabaho. Hindi man lang kayo nilalambing ng kaunti ng inyong asawa. Hindi man lang nagpapasalamat ang inyong mga anak. Pero kinabukasan, magtatrabaho ka uli. Yun ang totoong ilaw. Yun ang pagiging ilaw at liwanag sa iba. Sa inyong mga pagkakaibigan, hindi na ibabalik ang iyong naibibigay na iyong mga paglilingkod at iyong pagtulong. Pero patuloy ka sa pagmamahal sa iyong kaibigan. Yun ang pagiging ilaw. Yung kapag ka, kahit hindi ka napapasalamatan, patuloy kang nagbabahagi ng liwanag, hindi dahil gusto mong makilala, kundi dahil sa ngalan ng pagmamahal. Yun ang totoong pagiging ilaw. At kapag ka ganoon, magliliwanag, magniningning ang Panginoon, hindi tayo. Ating ipanalangin sa banal na misang ito kay Jesus, ang totoong ilaw kung saan tayo nakikibahagi ng ating liwanag sa pagtanggap natin mamaya sa Kanya, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bahagi na po ako ng iyong tunay na liwanag upang sa lahat ng aking ginagawa sa ibang tao, magningning hindi ang aking sarili, kundi tanging ang pagmamahal ng Diyos para sa amin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa busdo. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio de Padua ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan.
Manalang iyong kaharian, langit, lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Amang banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang tao na iyong kalarawan, ipinamahala mo sa kanya ang sanlibutan, upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Nung ikaw ay talikda ng tao sa pagsuway niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang panaigi ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Mulit-muli mong inialok ang iyong tipan at sa pamamagitan ng mga propeta, tinuturuan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Kaya noong dumating ang panahon ng kaganapan, isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukha, ipinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipiit, ipinahayag niyang sila ilalaya. Sa mga nahahapis, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang kanyang sundin ang loob mo, nagpakasakit siya hanggang sa mamatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan at binigyan kami ng bagong buhay, upang kami naman ay huwag nang mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay. Para sa aming tanan, isinugo niya, Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu, ito ang unang bunga na handog mo sa mga sumasampalataya, upang sa pagbibigay kaganapan sa gawaing sinimula ng anak ng tao, malubos ang kabanalan at ang mailigtas ang lahat ng tao. Ama, isinasamo naming pabanalinawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo sa pagdiriwang namin ng kadakilaang ng dakilang misteryong ito na kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, noong dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, kanyang ipinakita sa mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipinakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Habang naghahapunan siya at ang mga alagad, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at paglukluk sa iyong kanan. Ngayon ay hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaningningan. Kaya't inihahandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo ang handog na ito na ipinagkakatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan, ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin ng paghahandog na ito. Ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ang tanang mga obispo at buong kaparian, ang lahat ng naririto ngayon at ang buong mong sambayanan, at ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang ang nakakaalam. Amang maawain, loobin mong kaming mang iyong mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, at ng mga apostol, ng lahat ng mga banal, ni Santo Padre Pio at ni San Antonio di Padua, sa iyong kaharian, kaysa ng tanang kinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami ay magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyaniya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang
isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Antonio de Padua sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo po para sa ilang palala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang atin pong osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana, lalo na kung Sabado at Linggo, na pwedeng puntahan upang kainan ng ating mga pilgrims. Ito po itinayo bilang pagsunod sa updated complementary norms ng 1983 Canon Law at isa sa mga requirements ng CBCP bilang National Shrine. Sa ganitong diwa, mahigpit nating ipinatutupad ang Kleigo, Clean as You Go. Ito'y upang mambatatili ang kalinisan sa lahat ng bahagi ng ating pambansang Dambana. Atin din pong mapapansin na isinasagawa na ang pagsasaayos ng ating extension, gayon din ang mga minor repairs ng ating Divine Mercy Sanctuary. Sa may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa opisina o sa pamisahan para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Atin din pong ipinagbibigay alam na tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan nyong makapasok sa ating main arch entrance na sa bandang likuran upang makita ang mga parking nang sagay makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Atin din pong ipinapaalala lagi na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar sa inyong pagpunta dito, lalo na sa pagdalo sa mga banal na pagdiriwang. Atin pong sundin ang mga tama at angkop na kasuotan. Ito upang pagbibigay galang sa Panginoon sa banal na Eukaristiya.
at bahagi po ng patuloy na pagpapalago ng parokya at pambansang Dambana ad experimentum, sinimulan na natin ngayong buwan ng Hunyo ang mga gawaing pamparokyang sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito na ginaganap natin sa kapilya ng San Pedro sa highway. Gayunpaman ang inyong mga makikitang mga kasal dito sa pambansang Dambana, lalo ngayong buwan ng Hunyo at Hulyo, ay mga nakaschedule ng gawain noon pang mga nakaraang taon. Nagkataon namang ito'y napasabay sa ating pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Kaya naman po, kung kayo may mga pagliliwanag, kayo po'y makipag-ugnayan sa ating opisina para sa ating mga katanungan. Sa ngalan ni Father Oka, ang ating kura paroko triktor, kami nagpapasalamat sa inyo. Humihingi ng tulong at nagaanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang atin pong sunod na misa, mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at maging ilaw ng sanlibutan. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipayang kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.